Ang mga quick service restaurants o mas kilala natin sa tawag na fast food restaurants ay isa sa sinasabing fastest growing business. Tinatangkilik nga ito ng mga consumer dahil sa mabilis na serbisyo at masarap na lasa ng pagkain. Convenient at accessible ito para sa ating mga kababayang wala ng oras para magluto ng sariling pagkain. Pero ang ganito kalaking industriya ay nakapag-generate din ng malaking amount ng waste materials. Sasahamon para sa mga QSRs ay ang pagsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004, partikular sa pagsunod sa required na 50 milligrams per liter na biochemical oxygen demand standard. At upang matulungan ang mga fast food chains sa Pilipinas na mabawasan ang kanilang epekto sa kalikasan at sa kalusugan, nag-develop po ang Department of Science and Technology ng isang compact wastewater treatment system for quick service restaurants na may kakayahang mabawasan ang level ng polusyon sa wastewater. At upang ipaliwanag ito sa atin, makakasama po natin si Engineer Reynaldo Esguera. Magandang araw po, Sir Ray! Magandang araw naman, Jel. Alright, sir, pag-usapan po muna natin. Ano po ba yung nakasaad dun sa Philippine Clean Act of 2004? Yung Clean Water Act of 2004, ang sabi niya, exactly, quote ko, no? Pursue a policy of economic growth in a manner consistent with protection, preservation, and revival of the quality of fresh, brackish, and marine waters. Ibig sabihin, ang pag-unlad, parang dapat may production tayo, may consumption tayo, pero sa production at consumption, mag-generate tayo na tinatag nating waste. So ayaw naman nating masira yung ating environment. At kung masisira yung environment, in the end, yung kinabukasan ng ating mga anak, wala silang ma-enjoy. So dapat, pero kung ipipreserve naman natin yung environment, tapos hindi tayo magpuproduce ngayon, eh baka naman tayo, yung quality of life natin yan, ang mag-suffer. So dapat, yung sustainable development na concept, hindi lang yung mga kinabukasan ang mag-enjoy ng better quality of life, but pati rin naman tayo. So, si Clean Water Act, gusto niyang mangyari ito sa ating mga ilog, dagat, dawa. Alright, sir. Pero itong compact wastewater treatment system for QSRs, paano naman nakatulong doon sa mga fast food restaurants, sir? Okay. Ang siyempre ang siguro karamihan naman sa atin nakakain na sa mga fast foods or yung tinatawag niyan na QSR. So pagka tayo kumain doon, siyempre meron ding mga pinagpugasan ng pinggan, pinagpugasan ng pagkain, mga sumobrang soft drinks, kape, etc. So itatapon ito. So kung itatapon to ng basta-basta, mapupollute yung ating karagatan, ang ating katubigan. And in fact, ang mangyayari, ang isa sa mga nangyayari, ang problema ng QSRs naman, medyo maliliit yung kanilang lugar. Kadalasan ay lalo na yung tinatawag nating standalone, yung hindi nasa mall. Kung wala silang wastewater treatment, magkakaroon tayo ng pollution. So kailangan nila maglagay, kaso problema naman po nila yung saan nila ilalagay. Kaya naisipan ng DOST na magproyekto ng pag-develop ng isang wastewater treatment system na isang na compact para sa mga quick service restaurants. Okay, pero may kaibahan ba, sir, yung wastewater treatment na meron na sa merkado? Oo, ito yung sabi na natin, compact. So parang, kumbaga sa kotse, medyo mas maliit, hindi yung mga malalaking gas-guzzler na sasakyan. So dahil mas maliit siya, mas kaya niyang i-fit doon sa mga maliliit na espasyo doon sa mga quick service restaurants. Hindi naman niya kailangan ng tinatawag na malalakas na blower yung magbibigay ng hangin doon sa wastewater para matreat. But rather, pwede siya yung, well, technically tatawagin ko siyang diaphragm pump, air pump. Pero ano to sa ordinary layperson, ang diaphragm air pump po ay walang pinagkaiba doon sa ginagamit natin sa ating aquarium. Although malaki lang ng konti doon. So parang ganun po yung ginamit nating pump doon. At meron po tayong mga mikrobyo na in-isolate. Ibig sabihin, yung mga mikrobyo galing din to sa yung good microbes na kakain doon sa wastewater ng fast foods.
ay galing din po doon at pinarami natin para mas makain niya yung pollution na nanggagaling sa fast foods. Mm-hmm. So, Sir Ray, ano yung technology na ginagamit natin dito? At paano natin masasabi na, o paano natin masusukat yung level ng pollution na naidudulot ng mga wastewater? Ang pagsukat natin ng pollution, balik tayo nga, the quick service restaurants. Kasi sa Clean Water Act, meron tayong yung implementing rules and regulations niya, saka yung tinatawag na DNR Administrative Order 08 series of 2016. Ito po yung nagsasad, ano po yung standard or level ng pollution na pwedeng itapon ng mga industriya sa katubigan. So, ang ating quick service restaurants ay magpo-fold sa category ayon sa Philippine Standard Industry Classification Code number 56. Kailangan niyang ma-meet yung requirements ng nabanggit mo kanina, yung biochemical oxygen demand. Sa yon, mamaya paliwanag ko kung ano ba itong mga to. Ikalawa, yung total suspended solids. Pangatlo, yung oil and grease. At pang-apat, yung surfactants. Sabi yung surfactants, well, practically sabon. So, di ba, pag nagduhugas tayo, magamit tayo ng sabon, so may surfactants yun. Oil and grease, kadalasan, pag nag-prito tayo ng something, nagpa, french fries, may langis yun. So, yun yung oil and grease. TSS, yung total suspended solids. So, suspended solids, ibig sabihin, ito ay hindi natutunaw sa tubig. So, parang kung yung asin at asukal, hindi siya suspended solids dahil natutunaw siya. Pero kung halimbawa, pag-usapan natin, diba, dahon. Yung dahon or kanin. Sumobrang kanin or may chicken na napasama dun sa wastewater natin. Ito ay mga suspended solids na hindi sila nadulusaw sa tubig. So Sir Ray, balikan lang natin. Kanya sabi nyo, mas ma-explain pa natin doon sa ating mga taga-subaybay yung BOD. Ano ba ito? Ang isang bagay, pag napunta sa tubig, magbubulok yan. At para magbulok yan, may mga mikrobyo yung kakain dyan. At yung mikrobyo doon ay kailangan ng oxygen. So yung sinusukat yung oxygen kung yun. So yun po yung kailangan nilang ma-meet yung mga standards po sa BOD, PSS, oil and grease, and surfactants. Okay. So Sir, medyo curious lang ako doon sa sabi nyo kasi ito ay compact, di ba? Pwedeng gamitin ng mga small scale na food manufacturing company, I mean, ng mga food industry, restaurants. Yung bang capacity nito, same level ba yung magagawa niya doon sa nakikita na natin sa merkado kung susundin natin yung pagpoproseso doon sa sistema mismo ng wastewater? Kasi pinag-aralan natin, gano'ng ba karaming, yung pag-aaral natin ay ginawa pa natin bago mag-pandemic. No? So gano'ng karami yung tubig na na-generate ng isang typical na quick service restaurant at lumalabas, ito ay somewhere between 6 to 12 cubic meters per day. So yung design ng system naman natin ay kaya pong i-handle yung hanggang 12 cubic meters per day. Hindi naman po ibig sabihin 12 cubic meters per day, eh yung buong tangke natin ay 12 cubic meters. Diba? Kasi ano, magtatagal lang siya ng konti dun sa tangke, tapos lalabas na siya. So, if my memory serves me right now, kasi pandemic ay nasa mga 4 hours tatagal siya. So practically, yung kung may 12 cubic meters per day tayo, mga 12 divided by 4, ilan yun? 3 cubic meters. Okay, so Ray, saan ba pwedeng makipag-ugnayan dun sa, yung mga interesado po na QSR owners para ma-avail naman nila itong technology na ito? Pwede po silang mag-email sa aming Technological Services Division at ang kanya pong email ay tsd@itdi.dost.gov.ph. So ulitin ko po, tsd@itdi.dost.gov.ph. Opo. Thank you so much, Sir Ray, at mag-ingat din po kayo. Once again, maraming salamat po sa pagbabahagi niyo sa amin ng teknolohiyang wastewater treatment system for QSRs. Maraming salamat po.
sustainable development na concept, hindi lang yung mga kinabukasan ang mag-enjoy ng better quality of life, but pati rin naman tayo. So, mga ka-DOST Barkada, January is Zero Waste Month. Paano nga ba tayo makatutulong sa kalinisan ng ating kalikasan? Narito ang mga tips for zero waste lifestyle from academician Philemon A. Uriarte Jr., member of the Engineering Sciences and Technology Division of NAST Philippines. A zero waste lifestyle will need to follow what I call a hierarchy in waste management, no? And this is what I would like to share. In order to achieve zero waste, then the first thing to implement is prevention. And if it cannot be prevented, if waste cannot be prevented, then you have to reduce the waste. And anything that cannot be reduced, then you undertake recycling of the waste or reuse of the waste. And those that cannot be recycled or reused, then they have to undergo treatment. And only those that cannot be prevented, reduced, recycled, or reused, or treated should go into disposal. Now, when you talk of prevention, it means that a zero waste lifestyle cannot be attained unless we actually first prevent the waste from being produced, no? But of course, it is impossible to completely prevent the utilization of materials that will produce waste. So what is necessary is merely to have a lifestyle wherein we try to reduce the amount of materials that we are using. For example, if we are utilizing a plastic straw in drinking liquids, then we reduce the utilization of that. We reduce the utilization of packaging material so that then we reduce the production of waste. Or, if possible, we actually do not use any more packaging materials if it is possible. And that means that's prevention. Now, for those that you cannot, you know, do away with, and you cannot further reduce the utilization of materials, wherein you will have to dispose of excess waste, then you need to devise means of recycling or reusing or repurposing those materials. And then, if it cannot be repurposed, if it cannot be reused or recycled, then you will have to treat them prior to disposal into the environment so that they will not cause any adverse impact on the environment. And only those that you cannot treat, you cannot recycle, you cannot reduce or cannot prevent, that will have to go into disposal. This is really the way by which a community or people can attain zero waste. Now, this concept of zero waste, of course, cannot be implemented on an individual basis. This will have to be done on the basis of the entire community, or an entire town, or an entire city, or an entire area or region. It is only when we talk of a community or a region or a particular area that we will be able to attain, to the extent possible, this concept of zero waste. Here is a near zero waste community that we can have in the future. For example, you have this community here, you have the residential areas here, you have the commercial areas on another side, and it is possible to attain a near zero waste. You have energy, of course, that can be produced. You can either utilize photovoltaic or solar energy or wind energy, and it will supply the energy in order to be able to run this community. But all the waste, all the organic waste can be composted,
And then the compost can be utilized, as you can see here, for agricultural purposes. And then the residuals coming from agricultural operation can go to a composting plant. At the same time, all the other material waste can go into a gasification or ash melting facility. And it can produce energy, it can produce fuel that can be utilized by industry. And then the waste from the industry, the organic waste, can go back to a composting plant, while the other kinds of waste can go back into this ash melting or a treatment facility that will process it and recover all the materials that are there. And so, in effect, what happens here is that all the materials can be utilized. Even the waste coming out of the treatment processes can be converted into construction materials. Mga ka-DOS Ibarkada, meron ba kayong nais itanong sa isang Pinoy scientist o expert? I-message nyo yan sa aming Facebook page, DOSTVPH, at tutulungan namin kayong humanap ng expert na maaaring makasagot ng inyong katanungan. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 5 ng hapon sa DOSTV Facebook page at YouTube channel. Ako po si Jel Miranda, and this is Expert Talk Online.